Ano ang estado ng Pilipino sa larangan ng impresyon ng mga ibang Asyano sa kultura, sa anything na impresyon nila? Ano sa tingin mo? Mababa ang tingin. No, like for example, di ba tayo mga Pilipino ngayon, ang mga kabataan ay sobrang naghuhumaling sa mga K-pop. Are you aware of that? So refresh this. Yeah. Okay, do. Dahil dyan, akala natin, ang mga Koreano, welcome. Oo, di ba labdalab natin ang mga Koreans? Pero hindi. Hindi alam na nakakarami. Bukod tangin si Sandara Park. You know Sandara Park? Kaya yes. Alam ko si Sandara Park. Doon sa kanyang Travelog. Doon niya lang na didepensa ng mga Pilipino. Maraming mga Koreans na mababa ang tingin sa mga Pilipino. Are you aware dun sa TikTok influencer? I forgot the name. Yung plug, Racing Sun. Okay. Symbolizes yun ang paghihirap ng mga Koreans. Tanggalin mo na yung ano mo? Kapag yun na IATM. IATM na malamag sa... So, di ba sabi nung ano, basta yung short story about that is, nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga K-pop fan dito sa Pilipinas. Ayaw nila, gusto nila iban yung mga Koreano kasi nga, napakalit ang tingin sa atin after dyan na kinundi nila yung tattoo ng isang Philippine-American TikTok influencer. Sabi naman ng mga nakakarami, lalo na yung mga pop culture society professor, ang mga Pilipino naman, kahit naman magkaroon ng mga ganong pagtingin ha, ang mga Koreano sa atin, as long as pinaniniwalaan nila yung kalidad ng drama, kalidad ng entertainment, ngayon sila doon na umaling ay baliwala. Patuloy pa rin nilang hinahangaan. Doon ko nakita na kung gaano kamahal ng Koreano ang kanilang bayan, taliwas sa atin. Doon ako nalungkot sa punto, bakit hindi natin magawa yung ginagawa nila? Paggalit lahat, natamaan yung sensitivity ng kultura nila, pagmamahal sa bayan, as in, talagang nagkakaisa. Tayo mga Pilipino, hindi. Yun lang ang kinalulungkot ko. Oh, next question. Ah, ganun. Oo. So, ano ang mga hakbangin ng mga Pilipino para ikontina o ikontra na hindi totoo yung mga impresyon ng ibang Asyano, particularly ng Koreans? Ako nakita ko sinabi doon, ano man pakialam nga naman nila sa tattoo. Mm-hmm. Diba? Meron nga sabi ni nung Pilipina na yung Pil-America na yon. Meron siyang pinagkuna na singer. Anong tattoo? In America. Yun nga yung Rising Sun. The Rising Sun is the symbolizes para sa mga Koreano na pagpapahirap sa kanila. Oo. You remember 1942 to 1946, occupied by the Japanese eh. Habang tayo po ay tawag dito, sinasakop din sila. At kung paano na isusulat sa ating kasaysayan yung pagpapahirap, doble po. Matutunghayan mo yan, yung paghihirap ng mga Koreano. Ng Koreano sa kamay ng Hapon sa Battleship Island, the movie, and the series na Dream. Oo, sobrang doon mo makikita na iba pa rin talaga yung mga pagmamahal nila kumpara sa ating mga Pilipino pagdating sa bayan. Tayo, mag-donate lang ang Japan ng tren. Ay, pati na, di ba? Doon ako talaga naloka. Pero sila hanggang ngayon, nananatili, pinipreserve nila na minsan silang sinakop at yung kanilang desisyon, nagkakaisa sila na they are against Japan. O, ano pa? Yes, ganon. Ano yung mga paghihirap na sinasabi mo? Ay! Can you cite an example? Okay, meron tayong comfort women. Sila din, meron. Tapos, doon sa Battleship Island, meron particular na parang it's just a mina. I'm not sure kung mina ba ng ginto. Basta, yon. Kung paano tayo, diba, nung sinakop tayo, number one resources natin kasi we are known as pagiging perlas ng silanganan. Marami tayong likas na yaman. Ganon din ang hangarin. Ang layunin ng mga Hapon during the time sa Korea, yung kanilang natural resources. No? Oo, para palakasin pa ang pwersa nila. So, di ba ngayon, nagtataka kayo, ang masyado ng friendly ang Japan eh. Pag kami mga ganyang klaseng mga dilubyo sa mga karatig bansa sa Asia, sila ang number one na tumutulong. Pero hindi mabubura yung stigma na talaga namang mananakop sila.
no? Mm-hmm. Oo, pero natapos na yun eh. Natapos na, di ba? Sa atin! Marami na nagsisi, even yung mga Nazis, yung mga Germans, na talagang pinagbayaran na sila. Sa German. Ang mga estre. No, that's it. Kasi Allied Forces yan eh. Japan, Germany, ay sinakop ang buong mundo during the World War II. But then apparently, hindi sila nagtagumpay, no? And history dictates that. Now, hindi ko makuha yung sense ng ranking ng mga ibang Pilipino tungkol sa yung maltrato na sinasabi ng mga Koreano na yan. I mean, hindi ko makuha yung rant ng mga Koreano against dun sa mga pagsasakot ng ibang bansa kagaya ng Japanese at nire-relate sa atin bilang Pilipino. Kasi nga, sensitive sila. Yung eto kasi, sikat daw kasi talaga tong Pilipina TikTokers na to. Probably, may mga Korean follower din siya sa TikTok. At na-hit yung sensitivity nila. Ang thought dyan is, pinakikita talaga ng mga Korean kung gaano sila, no? Pinapanitili ang pagmamahal nila sa bayan sa pamamagitan na hindi nila makalimutan yung ginawa sa kanila ng mga Hapon. Tayo kasi, di ba, parang wala na ngayon eh. Kasi, yun nga, mag-donate lang, bati-bati na. Sa kanila, sa puntong yun, dun ko sila hinangaan na hanggang ngayon ay nananatili yung lalim, no, ng pangit na ginuhit ng kanila kasaysayan. Sa ating kasi mga Pilipino, di ba, maraming lapses. Diyan ko pa nakita. Yung pagpepreserba ng mga naitatalang dokumentong nakakalap ng mga Pilipino, medyo may mga doubt dyan eh. Diba? Sila talagang napreserba nila. Kaya tayo ang naging aral para sa akin dyan. Ngayon na itong bansa natin, may mga ganitong klaseng mga pandemya, all and all. Itala natin, no? Ito, the vlog can be source of document, the primary sources. Tayong mga nga nasa bagong henerasyon dapat ay ano, may pagmamahal sa bayan. At kung maaari ikaw individual, magtala ka ng basis na nasasaksihan mo para magiging future reference ng mga susunod na henerasyon. Yun ang nakita ko eh, na kulang sa bansa natin. Di ba Scarborough itself, sinasabi ate, nanalo na tayo sa kataas-taasang lahat, no, ng pagdinig. Pero ano nangyayari? Talo tayo ng history ng China. Meron sila lumang kasaysayan na nagpapakitan tayo. Eh, we use Scarborough, ngayon na lang yan eh. South China si dati, ginagamit natin dyan sa ating kasaysayan. So, yun lang, no? Ano pa? Okay. Kat. Thank you.